In na in ngayon ang pagsusuot ng loom bands. Marami rin ang nahuhumaling sa paggawa ng mga bracelet na ito na gawa sa mga maliliit na goma. Pero posible raw itong makasama sa mga bata't mga alagang hayop. Live mula sa Quezon City, my report, si Bam Alegre. Bam! Jessica, maging si Pope Francis nakuha na ng larawan na may suot na loom bands. Kaya hindi lang yan dito sa Pilipinas sikat. Yan nga lang, may paalala yung ibang grupo kaugnay rito. Narito ang ulat. Hindi po ito banda. Ang paggawa nito, nauusong hobby ngayon ng mga kabataan. Kung bago sa pandinig ang loom bands, goma lang naman ang mga ito, pero maliliit, makukulay at marami. At mula rito, iba't ibang burloloy ang pwedeng gawin, basta malikhain. Kaya naman patok ito sa maraming Pinoy ngayon, katulad ni Tweety, na ginawa ng online business ang mga loom band. Yun nga lang, dahil maliit ang mga ito, kailangan niya lagi mag-ingat na di ito makain ng kanyang alagang aso. Dito lang po kami sa matataas na lugar lang po. Hindi po namin binababa para po hindi siya maabot ng aso. Pero hindi lahat kasing ingat ni Tweety. Posibleng may mga pet owner na napapabayaan o naiiwan kung saan-saan ang mga loom band. Kaya naglabas ng ilang larawan ng POS o Philippine Animal Welfare Society para magbigay babala sa posibleng epekto ng loom band sa mga hayop kung mapabayaan. Dangerous to for pets. Di natin sila pwedeng sabihin na hindi kainin yung loom bands or baka gawin silang collars kasi mukhang attractive. Pero sa totoo lang, it can snap back, lalo na sa mga cats, and can seriously injure your cat. Bukod sa mga hayop, mas lalong mapanganib kung mapabayaan ang loom bands sa mga toddler at sanggol. Choking hazard daw ito, lalo't madaling malunok. Ano man ang laruan, mandatory na may warning label. Sa ayaw niya sa isang batas na pinirmahan ng Pangulo noong nakaraang taon. Ang hindi pagsunod, may parusang multa na aabot hanggang 5 milyong piso at pagkakulong na aabot din hanggang 10 taon. Babala naman ng Eco Waste Coalition, mag-ingat din sa mga peking loom band na madalas ibenta sa mga bangketa. Basta wala raw license to operate at certificate of conformity mula sa FDA, counterfeit at illegal na raw ito kaagad. Bagamat wala raw bahid ng lead o toxic na material ang mga original na loom band, wala raw ganitong garantiya sa mga peking loom band, lalo't mas amoy goma raw ang mga ito. Ay paano kaya itong mga peke na ito na hindi natin alam kung ito ba ay registrado o di kaya ay nag-undergo ng mga health and safety standards. Ang isa pang napansin natin dito sa mga tinatawag na counterfeit na mga produkto ay yung kanilang product label, hindi kompleto, no? Isinailalim nga ng Eco Waste Coalition sa X-ray fluorescent spectrometer itong mga original na loom bands at wala nga itong mga toxic material. Pero yun nga, hindi daw natin alam kung yung mga peke, kung paano yung quality nun, ma'am. Mm-hmm. Pero anumang bagay naman, basta ikinalat natin, hindi natin iniligpit ng maayos at posibleng maka-attract sa ating mga alagang hayop, pwede pa rin silang mag-choke kahit sa anumang bagay naman, ma'am. Tama yun, anumang bagay, pwede mag-choke. Pero may particular kasing quality itong loom band na to. Maliit lang siya, pero pag binanat mo, talagang malayo yung mararating ng mismong goma. At mahirap daw itong, bukod sa matibay, mahirap daw talaga itong i-digest palabas. No? Baga hindi siya ma-eliminate sa normal process, ayaw niya dun sa post. So may ganung danger din talaga. Pwede talagang mag-choke. At ang alam ko rin sa mga toys, no? Sa mga toy ng mga bata, laging may warning kung age ganyan, pwedeng maka-choke. So dapat siguro meron nga rin choking warning itong mga pakete ng loom band. Yun ang unang dapat laging hanapin kung may bibilhin ganitong mga laruan, hindi man yung loom band, the other similar. Hanapin yung ganong warning label at yung proper documentation. Dahil kung wala, posibleng meron din itong yung meron din threat ng mga toxic materials mula sa mga plastic at sa lead. Ma'am Jess. At saka pagka nawala na ito sa uso, katulad naman ng lahat ng nauuso, minsan pag lumipas na, baka kung saan-saan lang din mauwi yan, di ba, makakos pa ng kung ano-anong environmental concern yan. Anyway, maraming salamat sa iyo, Bam Alegre.